Hey, what's up guys? For today's episode, gagawa tayo ng sofa or ng chair out of this steel drum barrel. So, without further ado, let's get started. Alas pa. Medyo alien pa sa akin tong mga ganito kasi starting pa lang tayo, newbie, and I think sobrang powerful. Kanina nahirapan kami, inayon na lang panay kabit. Mga kaming tanga ni Jekker eh. So fortunately, nakabit na namin. Yan, Dremel 4000. Yan, sobrang useful siya para sa mga maliliit na bagay. Katulad nito, kakat namin siya para meron siyang hawakan. Medyo kulang kami sa mga pagkita sa mga materials, so basically bukas bibili kami ng plywood, angle bar, sander para or steel brush para matanggal yung mga kalawang, then paint job, tapos upholstery ng steel drum.
Saka yung medyo hanapin namin yung lining. Yung nabibili sa kotse. Ano ba tawag doon? Door trim? Isa yung rubber door trim or guide. Para yun yung ibabalot namin dito. Para magmukha siya. Para hindi maging matalim sa kaka. Magandang trip na. Ayun. Medyo mga 2 oras na kaming gumawa sa ngayon. Dahil wala. Kaya ng schedule namin maging isang tatay at saka gumawa naman kung ano-anong mga hilig namin. So yun, that's it for today. Bukas ulit. So, pahinga na ako ng konti kasi it's actually 1 PM, medyo mainit. After kong strip yung pangalawa, siguro lalagyan ko muna siya ng primer. Sa primer, pwede akong gumamit ng spray paint. Pero ang gagamitin ko ngayon, paintbrush lang muna. Kasi primer pa lang siya. And of course, syempre, para makatipid. Kasi pag spray paint, siguro mga 2 or ilang ba ang ubusin kong can. So, dito sa paggawa ko ng artwork na to, binabalance ko yung quality saka yung, syempre, yung pera. Kung hanggang saan ang kaya kong itipid rin. But of course, siguro sa final color na ilalagay ko, I'd rather choose spray paint. Pero ang problema kasi nga, wala naman akong compressor. So, hindi ko pa alam sa ngayon. Para mo to, matutuyo naman agad to eh. Init eh. Oo, sa pinturahan mo, pag nakalimutan mo yan, maliligo yan. Liligo ng kalawang. Mahal gumawa ng artwork. Sana makahanap ako ng ibang way. And of course pala, dun sa edges, di ba syempre matalim yan pag kinat mo. Ngayon, kung ikaw ay car guy, alam mo yung tinatawag nating door trim sa mga kotse. So yun ang gagamitin natin sa palibot ng steel drum, door trim. Pwede kang bumili sa Surplus or pwede kang bumili ng brand new sa Aguilas or saan mang mga glass shop. So mine, I bought it sa Aguilas. So brand new yung kakabit natin dyan. Syempre, dahil nga kasi first time natin, so I always want to give the best of what I can and what I have. So yun. Brush. Medyo may konting regret ako kasi syempre parang hindi siya ganun ka-smooth. So basically after nito baka teka naka-on by audio. Baka lihain ko rin siya ng pino. So, tipid naman siya. It does make sense, tipid siya, pero kailangan mo na ng extra effort compared sa spray paint na pino agad siya. Though hindi siya advisable ngayon kasi ayun nga, katatapos lang ng eruption ng Taal Volcano. So, madaming dust. Saka mahangin dito sa area namin, so hindi advisable din yung spray paint kasi talo. Mahal, mapapamahal kami. Saka yun yung tip sa akin ng tropa kong magaling eh. Ano yun, sir? Napakagandang tip. Ayan. Pero medyo may konting regret. Pero let's see what we can do after na lang. Tignan natin after na siya matuyo. Lihain natin ng mga 1-2 or 1-4 na grit. And then, follow up natin siya ng yung mismong kulay na talaga. Kung anong prepared natin kulay. We'll be right back.
bumili ako ng palutena para sa yung gagawin kong upuan. Ang daming pagpipilian dito sa may Baytown. So instead na plywood, para mas makatipid, palutena na lang ginamit namin. Kasi pwede mo rin siyang gawing parang medyo vintage style. Kung walang foam. Kahit di mo na siya lagyan ng foam. Kung ganun yung concept na gusto mong gawin. So yan. Mamaya bibilugin ko na lang siya. Then ikakat namin. Tara na!